ni Ratrat. Sir, pag lalo kaming agresibo, lalo magiging violent ang mga unggoy. Ligtas na, pamilya mo. Kuha ko ng mga susi. Ako! Ako! Ang magiging bagong pinuno. Kabaliwan ang iniisip mo! Patawad. Mahal kong kapatid. Yan daw yung taong nakita ni Eli na pumunta dito sa isla. Hindi kaya. Hindi! At kung sino man tong tao na to, napalayas na siya dito sa isla. Hindi na siya makakabalik. Dito, pinaghahanap din ng mga otoridad ang anthropologist na si Dr. Elizar na nakita di umanong kasama ng isa sa mga taong unggoy. Si Elizar ay maalalang pinasok at nakatakas mula sa mental institution matapos patakasin ng isang kakaibang uri ng tigre sa isang DNR facility at sa ibang balita. Tay! Tay, buti nakabalik po kayo. Hindi ako pwede magtagal, anak. Nagkahiwalay kami ng kasama ko. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ligtas siyang makauwi ng Noah. Sino? Yung taong unggoy? Oo. Hindi siya pwedeng mahuli ng mga pulis. Sigurado kung ikukulong lang siya, hindi pakikinggan, hindi sila magkakaintindihan. Hindi nila alam kung gaano kahalagang makabalik siya sa isla. Kailangan siya ng Noah. Tay, huwag ka na makialam dyan, Tay. Yung mga taong unggoy na yan, yung isang Noah na yan. Tay, yun ang magpapahamak sa'yo. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Mapapahamak tayong lahat kung wala ang isla. Ikaw, ako, lahat ng tao. Ang Noah ang magliligtas sa ating lahat. Bakit po? Wala lang. Gusto lang kitang yakapin. Kasi balang araw lalaki ka na. Tapos ikaw na magiging pinuno ng tribo natin. Baka mamaya ayaw mo na magpayakap kay nanay. Pwede pa rin po. Kahit malaki na ako. Kahit ako na lang pinuno ng tribo natin. Basta, nanay ko pa rin kayo. Talaga? Hindi ka mawawala? Bakit naman po ako mawawala? Saan naman po ako mapupunta? Ang mga taong goy, ang bantay ng misteryoso na isla. Tinawag nila itong Noah dahil sa sabi-sabi, sa islang ito unang dumaong ang malaking arko ni Noah. Siguro nga, nababagay ang tinawag nila sa isla dahil katulad sa arko ni Noah sa Biblia, nasa loob ng isla ang huling pag-asa ng tao, ang magliligtas sa ating lahat sa napakalaking bahag na magpapalubog sa mundo.
sa ginagawang pagsira ng tao sa kapaligiran, sa mundo, hindi malayo na paparating na ang pinakamatinding ganti ng kalikasan. Isang malaking baha na magpapalubog sa mundo maliban sa isang lugar sa Noah, ang huling paraiso. Ang huling paraiso ang puso ng isla. Pinoprotektahan ito ng isang mataas at malawak na bato na nagsisilbing pinto nito. Ang mga taong umboy, ang tagapangalaga ng Noah, ang bantay ng huling paraiso, ang nakakaalam kung sino ang makakapagbukas nito at kung kailan ito dapat buksan para mailigtas tayong lahat. Pero masikip para sa lahat ang huling paraiso, kaya katulad ng arko ni Noah, hindi lahat mailigtas. Yung maniniwala lang sa isla, yun lang ang makakarating. Yun lang ang makakahanap ng daan papunta sa Noah. Kaya habang may pag-asa pa, gustong pigilan ng mga taong unggoy ang magaganap. Gusto nilang bigyang babala tayong mga tao. May pag-asa pa, maililigtas pa natin ang paligid, mababago pa natin ang ating sarili bago maging huli ang lahat para sa atin. Alam ko anak, mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero kailangan kong hanapin at tulungan ang kaibigan ko, ang pinuno ng tribo ng mga taong unggoy. Dahil pag nagkataon, sila at ang isla nila ang huling pag-asa ng tao. Ay hindi unta, kung hindi tao. Ang tanging makapagbubukas ng batong pinto sa huling paraiso ay ang taong mandirigmang maliligaw dito sa ating isla. Isang tao. At siya ang magliligtas sa lahat ng mga nilalang. Ikaw ang mandirigmang magliligtas sa isla. Malaking bahan. Sasanayin ka namin ni Tatang Sato. Hanggang sa handang-handa ka na kapag nakarating na nakadagdag ka na. Idol! Ano nangyari? Wala buti na maanas. Saan ba yun? Nay! Kailan kaya babalik si tatay? Malay mo. Pagkagising mo, andyan na siya. Sana nga po. Kasi ikakwento ko sa kanya kung paano natin napalis yung mga buwa-buwa sa tribo natin. Sigurado ako, matutuwa yun. Sigurado, matutuwa yun. Ikaw pa, eh bilib na bilib sa'yo yung tatay mo. Oh. Tulog na ha? Tulog ka na. Hindi ka pwedeng bumagsak doon! Ha? Ha? Kailangan makauwi ka! Naghihintay sa'yo ang tribo! Umaasa sa'yo ang buong isla. Kailangan ka ng iyong pamilya, si Ada. Si Ada. Si Eloy! Hindi ko alam kung kakayanin ko wala kayo. Naalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Maniwala ka sa sarili mo. Diyan manggagaling ang lakas ng loob. Eloy! Tay! Mahal na mahal ko po kayo.
aalagaan ko ang buong tribo. Magiging magaling na pinuno ako. Ilay! Walang duda na magiging mahusay kang pinuno. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil ikaw ang anak ko! Naniniwala ako sa'yo! Tandaan mo yan! Haliling pinuno. Tang Zatok, bakit wala pa rin si tatay? Sabi niya sa akin, babalik siya kagad eh. Huwag kang mag-alala, Ilay. Baka hindi pa tapos ang misyon nila ni Takip Silim para maayos ang problema ng daloy. Halika na, hinihintay ka na ng mga katribo. O, sige, sige. Salamat. Idol, natakasan doon ni Elisar yung mga sundalo. Tapos di alam kung saan nagpunta. Baka naman sumama na sa mga taong guyon. Tira na sa pantalan. Ayun na ata, Idol, oh! Kailangan natin bilisan! Marami tayong oras na nasayang doon sa isang yon. Wala naman pala ang musang kawa. Kala na talaga ako, Lutlut. Di ko na alam kung ano na nangyari kay tatay. Hindi ba sabi ni Tatang Zatok? Nasa mission pa siya? Huwag ka na kasing mag-alala. Hindi ko maalis sa isip ko, Lutlut eh. Paano ko kaya malalaman kung ano nangyari sa kanya? Sa isla ng mga tao. Minsan, narinig ko sa mga matatanda, ang mga diwata lang may kakayahan makakita ng mga hinaharap. Bakit kaya hindi tayo humingi ng tulong sa kanila? Ang magkalib! Nasusundan na naman tayo! Hindi niya tayo masusundan. Hindi siya makakapunta sa isla natin. Ano? Mga pulis kami, halitumbang ka mo. Idol, sasama ako sa'yo. Hindi. Maiwan na dito. Pupuntahan ko sa'yo sa Noah. Siguro natin pabalik na sila doon. Bantayan mo si nanay. Kailangan ka niya. Bantayan mo, ha? Manong, siya na bahala sa'yo. Abutan mo si Manong. Halika na. Diwatang Iva! Diwatang Iva!
Dapat ang iba! Eli? Kamusta ka na? Oh, bakit tila malungkot ka yata? Dapat ang iba. Tatay, didin ko po kasi. Pumunta sa isla ng mga tao. Para sa isang misyon na makakatulong sa paglutas ng problema ng daloy. Ilang araw na po kasi. Hanggang ngayon, di pa rin siya bumabalik. Nag-aalala na nga po ako. Diwatang Eva, sabi po kasi ng mga matatanda, nakikita niyo daw po mga hinaharap. Baka po pwede niyong tulungan si Eli kung kailan babalik ang tatay niya. Kawawa naman, Eli. Nararamdaman ko ang lungkot mo. Eli, gustuhin ko man, pero hindi ko magagawa. Po? Bakit po? Dahil alam kong hindi magugustuhan ng tatay mo. Kilala ko ang pinunong Gideon. Hindi siya papayag sa gusto mong mangyari. Sana maintindihan mo, Eli. Naintindihan ko po, diwatang iba. Maraming salamat po. Pero kung gusto mo, pupwede mong hilingin na mapabilis ang pag-uwi ng tatay mo. Talaga po? Paano po? Ang putol na puno ng balatok. Putol na puno ng balatok? Ano po yun? Agad. Kapag naramdaman ng puno na makakabuti para sa humihiling ang kanyang ninanais, matutupad ito. Sige na, Eli. Humiling ka na. Sige na, Eli. Ibulong mo na sa puno. Sana sinamahan mo. Inay, sinabi ko naman sa kanya na sumama ako sa kanya, ayaw niya. Mas kailangan niya daw ako dito. Ay, kailan siya babalik? Makakabalik pa ba siya? Kulang ho kayo ng bilib kay Idol eh. At saka, makakabalik ho yun. Sinundal lang ho niya yung mga taong unggoy papunta doon sa isla. Huwag ho kayo mag-alala na eh. Yun lang ho kasi naisip niyang paraan para makita yung apo niyo eh. Nasundan yung mga taong unggoy papunta doon sa isla.
Okay lang po ba kay Nay? Nakilala mo anak ko, malakas siya. Pero bago yon, ako nag-alaga sa kanya habang wala siyang malay sa loob ng 5 taon. Alam ko magaling ang anak ko, pero tao din siya. Pwede siyang masaktan, pwede siyang mamatay. Naintindihan mo ba? Tapos tatanungin mo ako kung nag-aalala ako sa kanya. Lot, bilisan mo! Baka parating na si tatay! Ganun ba kabilis yun? Kaya hiling mo lang matutupad agad? Malay mo! Gusto ko pagdating niya, andun ako, naghihintay sa kanya. Tara na! Bilis! Ayun si tatay! Ayun si tatay! Ayun o! Sa'yo. I'm sorry. Ate Ruth. Ako tatay nung bata kanina! Intindihan mo? Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Yung taong umahawol sa atin, nahawol kaya tayo dito sa isla? Malas lang niya akong mangyari. Dahil sa kanya ko naman ipaparanas ang kalupitan na nakita ko sa kanila. Liling Ilay, sa bayong kabana, gawin muna nating bihag ang tao. Kasalanan ng taong yan kung bakit wala pa si tatay. Kung ako tatanungin nyo, paalisin nyo na yung taong yan.